siya natin na aming mga kasalanan ng mga pagkukula. Inaamanan ko sa kapatayan ng Diyos para sa iyo mga pagkukula na lupa ang nagpasana sa isip, sa iba at sa mga at sa aking pagkukula. Kaya sinasama ko sa mga pagkukula sa lahat ng mga pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal ko mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang mga lumulog sa kanya. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Jesus Cristo at magibigan gaya ang inuutos ni Diyos ni Cristo sa atin. Ang sunod-sunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu na pinagkaroon niya sa atin ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang agad bawat nagsasabi sa masa kanila ang Espiritu. Sa halip ay sigurin ninyo upang malaman mga ingat kayo at
Chryste. Magkaroon ng updating yung tawag
dating natin ang dating po sa pamagitan ng mga retreats, regulation, talk, sana yung mga bagay nito ay maraming makagandang sa atin. At ito po siguro yung kinakailangan din natin na bigyan ng pansin at higit ng pagkailangan. Bagaman po kasalukuyan pinangahawakan natin ay yung lumit mabibiga. Pero yung mas higaling pagkinos ay lubos nawa natin yung mabigyan na higit na pagkataon sa mga nabanggit na mga pamamaraan. Kaya sana rin po ay magiging bahagi ng ating pagtukod sa pagkakalalim ng ating kaalaman sa pananampalataya. Lalo-lalo na ngayon sa mga lumalakad na iba't ibang puro. Ang kumisan po ay maling puro. Kaya siguro isang maliwanag na pag-ibig sa sobrang ng buong ato kasi wala na yung programa na ang tawagin po natin ay isa pang pamamaraan na maging bahagi po ng ating pagtugon na makita po natin kung ako ay hinihigay kaya kapag po sa PPC meeting kahit mapapata kapag hinihigay tayo ng ilang mga bata sa mga organisasyong pagsimbahan may mga input na ipinigay maging yun ay sa pagkinos ng parokya o sa pagtukon natin sa mga kailangan o Christian level o maging sa naisisa level. Ngayon po, ngayon ay yung inibigyan natin ngayon ng pansin na sino po sa inyo ng ating ang dalawang para po sa sino na ang dalawang patron sa San Pagkita. Ano po sa inyo? Wala? Wala ang dalawang sa inyo? So, yun po yung inibigyan natin ng pansin ngayon taon ng 2016. Anawa ay ang bahay ng aking patron ng diocese ay may palaganap natin. Lalo-lalo po kung sa mga itinuturo natin na pagkilos para po sa pagdiriwang natin na Golden Jubilee ng diocese ng San Pablo. Magpapasalamat natin sa Diyos at sa pagkukulit po natin sa ating patron si San Pablo ang unang ermitanyo. So, kakibad yung punto at iba't ibang pamamaraan ng pagkakalanan. Ngayon ang mga pinigay ko sa atin ay maging bahagi ko tayo ng kagalapan ng pag-aari ng Diyos katulad ni Jesus na naging kagalapan sa mga lupain ng kagali at sa bulog ng bahay na ang kagilalim ko liwanag na magtutulog sa kanila ng kaligtasan. Paritor, yung kinakailangan namin na magbigyan ng pagtulog kasi ang aking kaligitang pagkaunawa ay nakabasa na mga kasi tayo sa pahay. Hindi namin nakikita na kinakailangan natin yung aktibong pagkakilahok ng mga bahay ko o kung tawagin natin yung mga hindi-bahay. So, saan yun? Sa pamamagitan ko ng pagpapalakas ng ating mga ministry. At sana po ay ito yung nabigyan natin
na karoon ng problema
Ha? Hindi yan ang solusyon sa problema na hinahanap. Kaya ano yung mga reference natin? Yung liwanag na dulot ni Kristo. Bakit? Ay hindi ang pangkalaan ng inamin ng Jesus. So, para sa sabihin, hindi naman tutupo sa pagkakataon kayo. No? It is a way of life. Pamamaraan ng buhay. Hindi na ako sa buhay ng simbahan. Hindi yung pamamaraan ng buhay ng tutupo ng Jesus. Kasi sinabi ko kapag sa Jesus ang liwanag ng buhay, ay yun ang isang liwanag ng buhay. Hindi lang sa buhay ng simbahan. Bagi sa kalangan ng politika, bagi sa kalangan ng paraan ng buhay, bagi sa kalangan ng pangarap para ng Pagkilos, bagi sa loob ng palengke, bagi sa loob ng bako, sa loob ng bako. So, kapag sinabi natin na ito yung magbibigay ng liwanag, it should penetrate to all sectors of human life. Kinakailangan, ito ay lumagos sa bawat bahagi ng buhay ng tao. Kasi yun ang liwanag ng Kristo. Hindi dapat sa isang lugar. Kasi kapag gano'n, relative lamang. Para lalabas lamang na tayo mga pragmatis. Applicable lang yun sa iyo. Hindi applicable sa akin yan. Then, Christ will no longer be the norm. He will become only an exception. Hindi yun ang problem ni Jesus. Yung liwanag ni Kristo ay para sa akin. Kaya yun ang kinakailangan natin ipamanag sa iba na maging bahagi. Bagaman din yung respect natin. Ah, iba yung paniniwala, ang paniniwala ng kamay na bahagi. May respect ko yun. Pero ano ang kinakailangan natin kayo? Kinakailangan natin na i-invite natin siya na maulawakan niya. Kapalit, hindi yan ang solusyon sa problema na hinahanap. Pero ito po yung amo na ibinibigay ko sa atin ng buong baba. Kung paano sa kalumpalan yan, kaya kinakailangan natin update kung para mabigyan natin ng mas maliwala ng Pagkilos, kaya kinakailangan natin ng mga seminaryos para mabigyan tayo ng mga sangka upang ito ay hindi at lalo ng pagkakalaman para sa lahat.
Dengan penuh simpan ke dalam sebuah titik, khusus kami sempat ini,
kaysa ang promises na binabentuhan, anang ganang ng pagkakas. Alalahanin mo rin ang mga magagandang minahinlay na ng mga sa sinunod ng buhay. Gaya rin ang lahat ng mga kumana. Awa ang sila patuloy mo sa iyong katwalilan. Awa ang patuloy ng pasayo sa iyong buhay ng mga lakas. Kaysa ang mahalag din ay Maria rin ang Diyos. Kaysa ang mga mas panagalahan ng mga nangyong buhay dito sa iyong ng kalulog sa iyo. Mahal pagdiyong kawalan ng mga pagpuri sa karagalan mo. Sa mga ito ng mga sa pagpapita ni Cristo, masyari na sa mga naamang ka ng mga pagbuhay sa iyo. Doon sa mga mga pamilyar, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng Diyan. Thank you.
to ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan sa aming mga. Mga palad ang mga inaanihan sa tigil ng kordero. Panginoon, hindi ako na nakapagpatuloy sa iyo, kundi sa isang salita na lamang ay gagawin na ako. Thank you.
aming mapapahal. Aming inyong pagsalo sa panatay natin ay pagkainan na sa aming parangoy na lawan. So, pangalan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalo ka ng Diyan. Amen. Sumino ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng mga pamilyong ito sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo ko, taglayo ang pag-ibig ni Jesus. Salamat.